Masyado akong nalungkot na mawala siya. Patuloy niyang sabi sa kaibigan. Ipinagbili ng mama niya ang asyenda sa San Isidro at pinaalis kami roon. Hindi ko naman alam kung saan na sila lumipat dahil naisip namin ni nanay na lumuwas na Maynila upang dito makipagsapalaran. Wala na naman kasi kaming ibang mapapagtrabahuhan sa San Isidro dahil ang sakahan ng mga Benaventura ang tanging inaasahan namin noon. Nakitira kami sa isang kakilala ni nanay sa Tondo. Nag-apply ako ng scholarship sa UP at sinuwerteng matanggap. Laging kaklase kita. Tinignan niya ito. Nakangiwi ito, tila sawang-sawa na sa pakikinig sa kanyang kwento. Ilang beses na rin kasi niyang naikwento rito ang bagay na iyon. Simula pa na maging mag-best friend sila noong college. Mahirap pa naging buhay namin ni nanay sa kaibigan niyang iyon. Patuloy niyang muli. Mahirap pakisamahan ng mga tao roon. Siguro ay dahil na rin sa kahirapan. Mabuti na lang at tatanggap akong crew sa fast food store. Nakatulong ang maliit na sahod ko para makahanap kami ng marerentahang kwarto. Yun nga lang, kailangan ko magtiis sa puyat at pagod. Kayod sa gabi, aral sa umaga. Sinuwerte naman si nanay na matanggap na yaya. May hapting gumuhit sa puso niya nang maalaala ang kanyang nanay na napakarami din pangarap na binuo para sa kanya. Namatay doon sa sakit sa bato nang kasalukuyan na siya nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang accounting and distributing clerk. Hindi rin huminto ang kanyang mga pangarap. Nag-apply siya sa iba't ibang mga kumpanya hanggang sa maging assistant manager siya sa isang commercial bank. Hanggang sa matanggap nga siya manager sa New World Advertising. I remember when Benji used to tell me, lahat ng imposible ay pwede rin gawing posible. Napangiti siya ng maalaala. Kasama niya si Benji sa treehouse kung saan sila humubog ng mga pangarap. Naipagpatuloy ko ang pag-aaral sa high school because of his help tuwing katapusan ng buwan. Kung pumunta ng palihim sa kanilang bahay, si Nana Nursing upang iabot ang pera pantustos sa kanyang pag-aaral sa San Isidro High School. Isa yung pampublikong paaralan kaya libre ang tuition. Kaya lang, masyado silang hirap doon sa buhay para ma-afford maski ay miscellaneous fees. Sa pagkain nga lang, ay kulang pa ang kanikita ng kanyang nanay sa pakikisaka sa lupain mga Benaventura. Kapag walang trabaho, ay wala rin itong kita. Totoo ang malaking naitulong ni Benji sa kanya. Nahihiyaman ay hindi rin natanggihan ang tulong nito. Hindi nito sinasabi sa kanya kung saan ito kinukuha ang perang binibigay sa kanya noon. Ayaw rin naman magsalita ni Nana Nursing ng tungkol doon. Basta, tanggapin na lamang daw niya ang pera. Magkano kaya ang nakupit ni Benji sa kanyang mama para lamang may pantusto sa high school education mo? Nakatawang biro ni Kring Kring pagkaraan ng ilang sandali. Hindi marunong kumupit ang pera si Benji pagkatanggol niya sa kababata, sabay ingos. E saan siya kumukuha ng pera sa loob ng 2 taon, Aber? Nakapimewang nitong tanong. Niminsan ay hindi niya sinabi sa akin kung saan. Napapuntuhin nga siya ng malalim. Tuwing umuwi ng San Isidro si Benji, ay lihim pa rin naman silang nagtatagpo sa treehouse hanggang sa umabot siya sa edad na 17 at 19 naman ito. They became more closer. Parang hindi na niya ma-imagine ang sarili na iba ang kasama. Buo na sa kanyang isip na si Benji ang makakasama niya hanggang sa siya ay tumanda o kahit magunaw pa ang mundo. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Umalis ito patungo sa Amerika at hindi na sila nakita pa magmula noon. Hay nako, it has been 11 years, ani Kring Kring. Matagal kayong hindi nakita ni Benji. Pero may pagkakataon pa naman para dugtungan ninyo ang nakaraan. I think you're really meant for each other. Kaya pinagtagpo ulit kayo ng pagkakataon. Now is the right time. Maybe he still loves you. Pakaramdam niya ay nagkaroon ng malaking bikig sa kanyang lalamunan nang muli magsalita. Is getting married in 2 months' time.
Parang wala sa sarili si Mara nang pumasok sa opisina kinabukasan. Hindi niya alam paano oras ay nakatulog nung nagdaang gabi sa kakaisip kay Benji. Ang naalala lamang niya ay madaling araw na nang makaramdam siya ng antok habang nagbabasa ng tambak na memo sa kanyang opisina. Damn! Nasabi niya na hindi pa rin mabaglit sa kanyang isip ang binata. Kahit anong pilit pa niyang kalimutan ito. Tinigilan niya ang ginagawa at napatutup sa noo. Please lang Mara. Kausap niya sa sarili. Stop thinking na may future pa kayo ni Benji. Ikakasala siya at matagal ka na niyang nakalimutan. You're just hurting yourself more. Subalit hindi pa rin mabura-bura sa isipan niya. She needed to see him para gumanda ang kanyang araw at makapagtrabaho siya ng maayos. Bahala na, aniya, at mabilis na lumabas ng opisina. Tuloy-tuloy siya sumakay sa elevator at tinungo ang executive's offices. Hindi siya napansin ng sekretarya ni Benji, kaya nang tuloy-tuloy siya sa opisina. Subalit pagdating sa harapan ng pinto, ay bigla siyang natigilan. Anong sasabihin ko sa kanya? No, gusto ko lamang siya makita, kaya ako napasugod ng wala sa oras. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos hanggat hindi ito nakikita na nasasabik siyang makita ito. No, aniya sa isip na muling natutop ang noo. Hindi ko kayang gawin ang kababawang ito. Sa naisip, ay mabilis siyang pumihit paalis at tabanggan niya ang isang bulto. Napaawang ang mga labi ni Mara na makita si Benji. Kinabahan siya sa naisip na baka kanina pa ito sa likuran niya at pinapanood siya habang nagdadalawang isip kung tutuloy sa opisina nito o hindi. Miss Solis, bulalas ito. Yes, are you in need of something? Pilit itong hinuhuli ang may ilap niyang mata. Ha? Hindi niya alam kung ano ang isasagot. I just need your signature for some documents. Bigla niyang nasabi. And where are those documents? Nakatingin na ito sa kanyang mga kamay na wala lang ibang bit-bit kundi sign pen. Oh, kunwari, ay napatampalis siya sa noo. I think I forgot to bring them. Nag-init ang kanyang muka kaya alam niya nag-blush siya sa pagkakasabi niyon. Are you okay? Hindi niya alam kung natatawa ito o naiinis sa kanyang katangahan. Subalit may nasisilip siyang nagbabadyang ngiti sa mga labi nito. I think I'm not. Bigla na naman niyang nasabi. Sorry. Pagkasabi niyon, ay nagmamadali na siyang lumayo rito. Hey! Maya-maya ipigil nito. Automatiko siyang napaharap dito. What? Nailaglag mo. Anito, nahawak-hawak na kanyang sign pen na nabitawan niya marahil sa katarantahan. Oh, yes, my pen. Mabilis siyang hinablot iyon mula dito. Thanks. I think you're really not okay, Miss Alice. Anito, na seryosong nakatitig sa mukha niya. Problems? Ikaw ang problema ko. Sa loob-loob niya, I couldn't forget you. Ikaw palang lalaking makakasira sa concentration ko sa trabaho. Kung pwede lang, lumayas ka sa kumpanyang ito. Tahimik niyang pinagilitan ng sarili. Ano ang karapatan niyang palayasin sa kumpanyang iyon na pinagtatrabahuhan ang presidente at may-ari niyon? Pwede siyang umalis kung gustuhin niya. Ang kaso ay hindi niya magagawang sacrifice ang magandang oportunidad na iyon na minsan lang kung dumating sa kanyang buhay. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa isa sa mga pinaka-prestigious companies na katulad ng New World Advertising. Isang napakalaking swerte na dumating sa kanya para pakawalan pa niya. Idagdag pa, parang hindi niya magagawang iwanan ang lalaki matagal niya pinanambikan na muling makita. God, what shall I do? Tahimik niya ang usal habang nakatitig sa mukha ni Benji. Why can't I just forget this man? Well, ano ito nang mapansin marahil ang pagkatulala niya? Good day, aniya at inalikuran na ito. Gustoin man niyang lumingon dito ay pinigilan niya ang sarili. Pakiwari niya
ay hinahabol siya nito ng tingin. Parang wala pa rin sa sarili na makabalik sa kanyang opisina. Muntik kasi ang mapasigaw. May marantang lalaking nakaupo sa visitor's chair sa harapan ng kanyang desk. "Hi, Mara." Nakangiting bati ng lalaki na kampante sa pagkakaupo sa harapan ng kanyang mesa. Parang gusto niyang tawagin at pagalitan si Doris sa pagkapatuloy ng tao sa kanyang opisina habang wala siya. Ngunit marahil ay may dahilan naman ang kanyang sekretarya para gawin iyon. Tila pamilyar sa kanyang lalaki ang pagmasdan niya ito. May ilang sandali niyang ikirap-kirap ang mga mata habang pilit ay naalaala kung saan niya ito nakita ang mukhang iyon. Napalunok siya nang sa wakas ay maalaala kung saan niya ito unang nakita. Sa Hacienda Buena Flor, sa ibaba ng treehouse, si Fred, ang pinsan ni Benji. "Fred?" Mahina na yung sabi. "I mean, sir? You're good at remembering faces." Tinanong siya ang saan dito. "Yes, I am Frederick Chavez, your ex-boyfriend's first cousin. Nakitakta kahapon sa meeting at na-confirm kung ikaw ang kilala kong Mara na masilip ko ang pangalan mo sa manager's list of names. So, small world, ha? Huh? Dito pala tayo magkikitang muli." Ngumisi ito habang hinahagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. May naaninag siyang paghanga sa mga mata nito. Hindi lang marahil ito yun na pagtuunan ng pansin kahapon sa meeting dahil natuon ang kanyang atensyon kay Benji. Siguro ay dahil hindi na siya ang dating Mara na mukhang pobre at inosente. Alam niya, malaki na rin ang kanyang pinagbago simula nang tumutong siya sa Maynila. Hindi lamang ang kanyang pananamit at buhok ang nabago, kundi ang kanyang pagkilos at pananalita. Taglay na niya ang characteristics ng isang babaeng disente, intelihente at may good manners. Idagdag pa, fashionable na rin siya. "Beautiful," iiling-iling itong komento. Naiilang, nanupo siya sa swivel chair. Iniisip niya ang boss na niya ito sa kumpanyang iyon. Natatandaan pa niya, ulila na ito sa ina at lumaki sa puda ng mama ni Benji. Kaya parang anak na rin ang turing dito ni Mrs. Benaventura. "What can I do for you, sir?" Pilit siya kumikilos ang natural nang tanungin ito. "First of all, I'm one of those directors in this company." "Saan dito?" "I'm just reminding you. Mukha kasi, wala kasi yung sarili yesterday habang na-introduce kami sa'yo ni Benji. Parang makasing hinihubaran ng tingin si Benji kahapon eh." Natawa ito na mapakla. Hindi na nagustuhan ang inasal ito. Kung sa bagay, noon pa man, ay may pagkabastos ito at may pagkamayabang. How much more ng mga sandaling iyon? Namataas na rin pala ang posisyon nito sa kumpanyang iyon ng mga Benaventura. "Anyway, Mara, I just came here to see you." Sabi pa nito. "Hindi pa kasi ako makapaniwala na ganyan ka na kaganda ngayon. Wow!" Kung hindi niya naisip na siya rin ito sa kanyang boss ay nasampal na niya ito. Kung makatingin kasi ito ay para siyang hinuhubaran. "I think we'll be seeing each other too often." Nakangiting sabi nito at walang sabi-sabi. Hinawakan at pinisil ang kanyang kamay. Tila napaso siya kaya mabilis siyang inago ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Kung maaari lang niyang tusukin ng sign pen ang kamay nito ay ginawa na niya. "Bye, beautiful!" Anito at saka lamang humakbang patungo sa pinto. Muli siyang tinignan nito bago tuluyang lumabas. Napamuntuhin nga siya na makaalis na ito. "That company would not be conducive place to work after all." Parang ang dami magbibigay ng problema sa kanya sa kumpanyang iyon. Ngunit magagawa ba niyang i-give up ang magandang tinatakbo na kanyang karir para lamang makaiwas sa lahat ng iyon? Kapag umalis ka agad siya sa kumpanyang iyon, ay hindi pa niya tiyak kung matatanggap siya ng ganoon kadali sa ibang magagandang kumpanya. Mas maganda, establish siya kanyang karir sa New World Advertising. Kahit si Kring Kring ay iyon ang sinabi sa kanya. Kung nalaman lamang niya kaagad na si Benji pala ang nagmamayari niyon, ay hindi na sana siya nag-apply roon. At least, hindi na siya manghihinayang na umalis dahil iisipin na lang niya
hindi siya roon natanggap. But the question was, would you take to lose Benji again? Nagmamadali si Mara sa pagliligpit ng mga gamit ng hapong iyon dahil tiyak niya nakakipagagawa na naman siya ng taxi. Malakas ang ulan sa labas at tiyak niya mahirap sumakay. Subalit loaded din naman ang elevators kapag ganoong hapon at hindi na siya nakahabol sa huling elevator na sumara. Sa itaas naman ng building, ay matagal pa siya maghihintay bago siya maling madaanan ng mga elevator. Kumislap ang kanyang mga mata ng mga pasulyap sa executive elevator, presidente, AVPs, at board members ang gumagamit lamang niyon. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon, dahil wala naman ibang gumagamit ng naturang elevator, at pera niya ay manager naman ng kanyang posisyon sa kumpanyang iyon. At ayon sa orientation niya noon, ay maaari siyang gumamit ng executive elevator. O alam niya, wala namang gaano gumagamit niyon. Mabilis siyang pinindot ang open button. Hindi nagtagal, ay bumukas sa harapan niya ang executive elevator. Balak sana niya sumakay na makita niya lula niya si Benji. Kagat ang ibabang labi na umatras siya na hiyang-hiya rito. Siguro ay iniisip nito na ang kapal ng kanyang mukha para gumamit ng executive elevator. Sumara ng elevator na iyon pagkaraan. Sinasermonan niya ang kanyang sarili nang patungo siya sa harapan ng ibang elevator. Nagulat na lamang siya na may tumawag sa kanyang pangalan. Benji, I mean, sir? Walang kakurap-kurap ang mga matang sabi niya na makita ito sa kanyang harap. Nakatayo ito sa kanyang harapan nang nakabukas na executive elevator at mukhang hinihintay na sumakay siya. Ako lang naman mag-isang nakasakay rito. Normal itong sabi. Pwede kang sumabay sa akin. Ha? Hindi na naman niya malaman kung ano ang sasabihin. Come on! Pilit ito. Okay. Aniya. At ay mag-siya sumakay sa elevator. Pinauna pa siya ni Benji sa pagpasok. Katahimikan ang unang namayanin ng sumara elevator. Nahihiya siya magbukas ng usapan at marahil ay ayaw naman ito makapag-usap sa kanya. Sadyang na magandang loob lamang ito marahil dahil alam nito puno ang ibang elevators ng mga sandaling iyon. Sana'y mag-brown out. Biglang sigaw ng isip niya na sinusumpag na naman ang kapilihan. Sana ay masira ang elevator at may stranded kami rito. Sana ay dito na lamang kami forever. Mara, saran mo ng ibang bahagi ng isip niya. Tigilan mo na nga ang pantasya mo. Benji is your boss and is getting married. Accept the fact na tapos na aming isang nangyari sa inyong dalawa at hindi na iyon madudugtungan pa. Ano yan sa isip? But the thought was just too painful to accept. Malino na malinaw pa rin sa isip niya ang mga sinumpaan nila ni Benji sa treehouse. Where do you live? Biglang tanong nito. Napakasulit siya sa tanong itong iyon. In an apartment. Wala sa loob niyang sagot. Where? In San Juan. Sagot niya. Where in San Juan? Sinabi niya ang eksaktong address ng apartment na inuupahan niya. Do you have a car? Pagkuhan ay muling tanong nito. Wala. Aniya sabay iling. Anyway, magkakaroon ka ng kotse sa kumpanyang ito. He informed her, don't you worry, for the monthly amortization is affordable. Kayang-kaya ito sa sana salary mo. Thanks. That's every manager's benefit. Anito, na parang pinapamukha sa kanya na wala siyang dapat pang ipagpasalamat na hindi in personal pabor na nanggaling dito, kundi iyon ay isa lamang sa benepisyong natatanggap ng isang department manager na katulad niya. Sa madaling salita, ay hindi siya espesyal na tao para dito, para bigyan ng malaking pabor. Nakagat niya ang ibabang labi. Iniisip pa rin kasi niya na mahalaga siya para kay Benji. Hanggang ng mga sandaling iyon, ay tila nararamdaman pa rin niya ang espesyal na pagtrato nito sa kanya noon. Tinitiras ito ang langaw o lamok na dumadapo sa kanyang balat noon. Hinuhubad ito ang suot at damit para lampadungan siya sa tuwing umuulan
kung naglalakad silang walang bitbit na payong. Pinapatay nito ang mga langgam na kumakagat sa kanyang mga paa. Natatandaan pa niya kung gaano kadalas na ipaalaala nito sa kanya ang pagkain sa tamang oras. Ang mga iyon at marami pang ibang bagay ang nagpapaalaala sa kanya kay Benji. Siguro nga, imposible makalimutan niya ito. I'll take you home. Kapag kuha na isaad nito, no, don't bother. Tanggi niya. Kaya ko umiwi mag-isa kahit umuulan. Kaya ko makipag-agawa sa pagpara ng taxi. Ano yari ito? Subalit hindi ito sumagot. Namalayan na lamang niya bumukas ang elevator sa 7th floor ng building. Hinawakan nito ang kanyang kamay at maranas siyang inakay palabas ng elevator patungo sa car park. I park my car here. Ano ito? Sasabay ka sa akin. Wala na siyang nagawa. Napagbuksan na siya nito ng pinto ng kotse. Para siyang disuse yung mamanika nang sunod-sunura na lamang dito. Hindi nagtagal, ito matakbo na ang kotse sa daan. Katahimikan para na naghari kahit ay ipitan sila sa traffic. Dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.